Malakas uminom. Hindi siya sanay sa ano, sa tao. Maliksi siya pag hinawakan mo. So ganyan, tingnan nyo. So malaki talaga ang pinagbago pag ano, pag na-purga na namin. Tapos yung vitamins. Kakaiba talaga. Maano siya na, matakotin siya sa tao. Manibago yung holes nila namin. So yan ang ano namin ang bigay. So tingnan nyo guys, magkumain. Yan, yan ang gusto ko sa baka. Pag ganito, madali na lang sa akin itong pang ano, alagaan. Mabilis lang. Oh, tingnan nyo guys. Tara, no? Grabe kumain. Wala na. So, tingnan natin. Pag nasa balde. Tagilid. Sarap talaga, minum mo. So, kaunti lang yung bigay ko kasi grabe na talaga yung mahal ng ano, ng feeds. So limit muna tayo. Kasi itong bigay ko grower 1. So wag nating biglain muna. So kaunti-unti lang. So yung technique lang natin dito ay magbigay tayo ng ano, ng napper. Malikot si Holstein, no? Yung mga itik namin, nandito. Malikot si Holstein ngayon. Ayun, naubos na yung tubig. Sarap ng kain, no? So, ayan siya. Yung pula. Mainhin siya pag uminom ng, ano, ng tubig. Pero sa ngayon naka-recover na siya. So hindi na siya naninibago sa ano, sa bigay nating feeds. So sa napansin ko yung nag-alaga yan dati, ito 'yun, oh. Parang sa sapa lang yung ano, sa ilog pinainom. So mahilig siyang uminom sa ano, sa mga ganyan-ganyan, no, yung nasa lupa. Kaya di maganda yung ano, yung resulta sa tawan. Tapos yung puti doon, kasi si Dave yung ano, yung puti doon sa pangalawang bili ko, hindi ko pa nakita. So 1 week na hindi ko na nakita. So puntahan ko para makita rin nyo na ano na yung resulta. So si Dave lang kasi yung nag-alaga doon. So medyo malayo talaga, nandun sa baba. So dito ako, yun dito saka yung sa Holstein ang nag-alaga. So so ito yung guys, yung gray. So abangan niyo yung ano, yung pag-alaga ko dito. So manood na lang kayo sa pag-alaga ko dito sa mga bakang ano, nabili. So, so mamaya ilagay ko doon sa ano, sa magandang area. So maninibago na naman siya sa area. Kasi yung area namin dito, mano kasi maamoy siya, pero kasi kung saan-saan ko talaga ilagay itong dalawa, yung si Holstein saka ito. So ganyan talaga pag ano, may bago tayong ilagay dito, gaya dito sa gray. So maninibago, mga ngayayat na naman to. Naubos talaga niya, oh. Sarap ng kain niya.
So samahan niyo ako doon sa ano kasi tapos na. So ilagay ko doon sa ano sa area na may magandang ano mga damo. So kita kits. Yung mga babies oh. No? Ang kulit. So apat anang nandito. Tapos yung isa na sa baba. Yung tiger. So ngayon maulan. Grabe ang ingay ng mga kambing. So nandun yung iba oh. Ang bagong panganak. So nakatatlo na tayong ano. Ay ito lalaki. Lalaki ba to? Ay babae. Nakatatlong lalaki na tayo. So tapos dalawang babae. Tapos yung so nadagdagan na naman yung ano namin mga kambing. So parami nang parami na yung mga ano namin halaga. And guys, yung mga ano namin ngayon pawis ako ngayon yung mga alaga namin. So parang parami na. So lalo na yung mga baka, kambing, mga manok. So season talaga ngayong ano buwan na parami talaga. Kaya maganda talaga pag marami tayong mga alaga para madali lang ano paramihin. Oh, ang sisigla nila. Gutom. Gutom na 'yung mga babies. Ang mga babies gutom. Gutom. So, ano siya? Gusto niyang iganon yung mukha. So, pag ano guys, pag tag-ulan, so hindi maganda sa mga kambing kasi madali lang ano, sakitin yung mga alagang kambing natin. Kaya, pag maulan, itago talaga agad. Para hindi magkasakit. Kasi, dito talaga sa ano namin, dapat sana ano to lahat, pito. So, na ano yung dalawa, na namatay yung dalawa kasi dahil sa sobrang lamig ng ano, panahon dito sa bukid. Kaya, kahit anong tago pa namin, so, wala, hindi namin naagapan. So, yan, nakasurvive yung ano, yung limang mga babies. Kaya, maano na sila maano na sa panahon, hindi na sila hindi na talo sa panahon. So kayang-kaya na nila. Kaya ngayon ito na naman. So basang-basa pa. So ito dalaga to. So yan pang tatlong panganak. So, ano pa bang hindi nanganak dito? Ah, yung brown pala, yung nandun do. So, yung last. So, ayan guys. Yung blessed na blessed tayo ngayon. Ang dami na namang ano, mga alaga. So, kita-kits sa susunod.